mula Baguio, 14 hours namin binihay papunta sa Pagudpod. Alauna na ng madaling araw kami nakarating sa South Beach at nakahanap ng matutulugan. Ngayon, sisimulan na namin ang pangatlong araw ng aming North Luzon Loop. Magmumula dito sa Pagudpod, papunta sa bayan ng Baler. Bumiyahe ng mahigit 5,000 kilometro at mapuntahan ang mahigit 70 ng mga probinsya. Hi, ako po si Cross. At ako naman po si Nika. Iikutin namin ang bansang Pilipinas gamit ang van na ito. Matagal na kami nag-car camping at van life. Pero ngayon, hinamo namin ang aming sarili na ikutin ang Pilipinas sa loob lamang ng 30 araw. Mula Apari hanggang Grand Sarangani. Samahan niyo po kami. Tuklasin ang mga perlas ng Pilipinas. Wala pa sa sakyan ngayon. Ano lang kami, mga ano, isang oras lang. Oh, doon ako nakapark kanina. Mahirap na. Maalanganin tayo sa pagpunta sa ano, sa Baler mamaya. Higo lang tayo, tapos alis na. Hanap na ako na si Arne. So, ligo lang kami. Liligo sa CR. Maggi CR. Tapos, sibat na. Pa-apari na. Tapos, Baler. Ready mo na yung gamit mo? Ayun, loob. Grabe. Ang dami pang bila pa ba ito? Maganda sa kung maganda. Maganda talaga. Maraming nga tao ngayon. Ang dami nga. Parang Pagudpod lang. Parang Blue Lagoon lang yung dagat. Sa kabila. Iba lang dito. May view ka na, ano? Windmill. Medyo mabato pala yung part dito. So, ito lang yung CR dito. Nakiki-CR sa mga bahay-bahay dito. Walang CR yung parang beachfront, yung resort ganun. Parang wala silang CR. Okay. Hindi ko lang ako mabilis.
Palabas na tayo, tapos na kami maligo. Wala na. Palabas na tayo, pero makipat yung daan. Ito ba? Grabe oh. Natulog at nakiligo lang kami dito sa South Beach at kailangan namin makaalis agad dahil sa dami ng nagbabakasyon, ayaw namin gabihin na sobra makarating sa Baler. Communication barrier, ano? Hindi maintindihan. Oh, ba't pumasok yun? Ma'am, lalabas kayo ba? Lalabas po kami. Lalabas kayo. Ma'am! Sorry. Dapat i-atras nila eh. Dito yung dito sa gulo. Ang gulo-gulo. Kalabas din. Siksika na sila. Traffic naman doon. Wait lang, babayad muna tayo. Ano, marato traffic. Okay, one way lang. One way? One way lang po. Kasi ngayon, hindi makalabas. Grabe. Oo. South Beach pa more. Start riding day. 116696. So, pa-Baler na kami. From dito, Pagod Pod, South Beach, Baler. Daan muna ng Apari para sa checkpoint. Tapos, Baler na. Butang kami ng ano na, tanghali dito. Patay. Patay ka diha. Boss, palabas! Yun nga, first time din namin dito. Sa South Beach, pero maraming beses na kami nagpapagod pod. Tapos yun, nakapunta na kami sa Blue Lagoon. Doon kami madalas. Ang bila. Diyan ako kagabi, diyan dapat tayo matutulog. Ang kupaw, punuan na. Yan. Oh, mukhang uulanin tayo sa ano ah. Sa may bundok ng patawit ng Cagayan. Okay, we're on the road. Estimated na ano 11 hours pa Baler. Gabi na naman. So, kailangan namin magmadali para hindi gabi-gabihin sa Baler. Low bat yung mga windmill eh. Kaya pag katrabaho yung friend para mag-judge. So yun, ang magagawa nyo dito sa Pagod Pod, maganda yung mga dagat dito. Mga beach. Mga beaches. Mga beach? Mga naman eh. Ganda yung beaches. Madami kayong panahon, madami kayong araw.
iba, hindi talaga kayo magstay dito ng buong araw. Tapos makadaan kayo dun sa may Paway, sa San Jones, tapos Malacañang of the North. Tapos may mga lighthouse din dito na pwede. Ayun din pala, yung Kapurpurawan, di ba? Napunta ko ni Kapurpurawan, si Tiga Ibiba. So yun. Yun yung mga pwede nyong i-tour at puntahan dito sa Ilocos Norte. Talagang kasama to sa mga checkpoint. Talagang mapapaikot ka eh. From Zambales, sakit ka ng Baguio. Tapos dadaan ka dito sa Pagudpud. Kasi ang checkpoint is Apari. Yun, hanggang dito may windmill na. Dito sa may Pagudpud. Dati kasi, parang way back. Ano ba? Ilang years. Hanggang ano lang. Sa Bangilang, Bangi Windmill. Ngayon, pinaabot na nila dito ng Pagudpud. Ito na. Ito na yung Blue Lagoon. Diyan yung papasok sa Blue Lagoon. Yung doon. Tapos, doon na tayo ng Patapat Bridge. Talaga kagabi pinush ko kagabi na ibiyahe hanggang dito sa Pagudpud kasi kung doon pa kayo magmumula sa Lawag tapos ganito karami yung sasakyan ako po anong oras kaya kami makakarating dito sa Pagudpud. Nalipat yung EDSA dito, naku po, nag traffic sa Patapat Bridge, naku po, U-turn na yung ibo. Oo. Ano na nga, galing na tayo dyan nakaraan. Traffic. Traffic. Pero ang ganda lang dito, no? Long ride. Tapos ganito ang view mo. Napakaganda. Pero traffic. Dami na kaming picture dito eh. Last year, dalawang beses ako pumunta rito. Nakaraan doon din. Galing. Tapos yung nakaraan pa. Nga, hindi na tayo hinto ngayon. Hindi na tayo magpipicture. Makakalabas na kami. Ito na lang natira. Ito lang talaga ang papunta ng Cagayan. At kami. Yung mahabang bila kanina lahat yun pag picture doon sa Patapat Bridge. Apat lang kami sasakyan, no? Oo, pati dito dami na nagpipicture. Pag dumaan ka kasi dito, iba yung nature na dating. Ano ba tawag sa lugar na yan? Landslide na area na to. Matagal na to. So, medyo na clear na ngayon. Pero matagal-tagal tong project na to para maayos. Kung makikita nyo, mapapansin nyo sa lahat ng mga nag-Northbook, laging pinapakita nyo ang nag-land.
highway boundary ng ano ng Ilocos Norte at Cagayan. Ayan o, view. This is Cagayan. Hanap na kami ng spot. Ito kami kakain. Ito kami magbabrunch. Siguro mga 1 hour. Game setup na. Lutuan moment. Puro buhangin. Mas okay pa dito. Walang tao. Ano, bigla ka na lula. Hindi na masyado kasi lalim niya, no? Hindi, pag gano'n. Hindi siya yung gano'n, wala ka makikita. Pero pag naman lang ka, dapat lagi. Eh, pag gano'n, eh, hindi masyado. Ano, ulit? Paano yung gano'n? Yung gano'n, tapos medyo gano'n, hindi nakaganon. Kasi nakakalula pag gano'n. Pag gano'n, oo. Pero, pag gano'n, hindi siya. Eto, dapat, masyado. Tama lang yung pagkaganon nila, no? Ganon. Ganon ang tamang pagpapaliwanag. Ganon na ganon. Kakain tayo sa tabing kalsada. Pero ito yung view sa tabing kalsada. So para sa amin, ito ang sinasabing ano, $1 million view. Parang masigit pa sa 5-star na ano, resort. Simple lang. Kain ka lang dito. Ito sana kuhanan ng drone. Kaso naglolo ko na yung drone ko. Sayang. Yeah.
Kala mo hindi kita. So tindahan po talaga to. Tindahan talaga tong tinatayo namin dito. Mamaya bibenta na kami dito ng egg sandwich. Honestly, kahit nagmamadali kami dahil kailangan namin makarating sa Baler ngayong araw, sinulit pa din namin ang pagkakataon na magtagal dito dahil ang mga ganitong lugar ay hindi mo makikita sa pang-araw-araw mo. Minsan, hindi mo kailangan lumayo o magbayad ng malaking halaga para makakita ng isang magandang lugar. Dahil andyan lang yan sa tabi-tabi, kailangan mo lang matutunan tanggapin at titigan ang ganda na meron ito. Required yun. Ito lang for the record. Para may record lang ako na nakapag-Philippine loop ako. Kung ngayon nyo palang nakita ang aming channel, ang aming vlog, kami ay nag-van life car camping. Ikot namin ang Pilipinas, yung kung tawagin Philippine loop. Pero marami pa kami hindi napuntahan. Marami pa mga isla like Palawan, Cebu, Bohol, yan. Tapos yung bandang Zamboanga, Sulog. Oh, sure. Patapos na kami. Second to the last day. Ng 25 days ng aming pag-iikot. Hindi pa nga lang tapos. Nag-iisip na akong kailan susundan eh. Siguro naman, hindi naman natin gagawin taon-taon. Gagawin natin meaningful. At mas prepared tayo at mas adventurous ang gagawin natin na every Philippine loop na gagawin natin. Kumbaga, more discovery, more exploring. Ganun. So ngayon, parang trial. Pero sulit na itong Philippine loop na to. Okay lang sa akin kahit hindi masundan ng next Philippine loop. Kasi it's para sa akin, it's a dream come true na maikot mo yung Pilipinas. Lately ko lang nalaman yung Philippine loop, pero noon pa man gusto ko na
di ba, ikot-ikot ng Pilipinas tapos nang nakasasakyan, kasi madalas namin gawin yun dati na pupunta kami Mindanao, gano'n. So, nalaman ko yung Philippine law. Yan, eh ayun, nag-register ako, nag-register kami, sumali kami sa Philippine law. At yun, ginawa namin. Nagawa na nga namin. Ang gaman na. Hit mo lang ka pala eh. Parang iba yung intro. Hindi ko makukuhaan. Hit mo lang ka. Natin, lagyan na natin ang palamig. Dito na matatapon? Oo. Minutes pa pa rin na tayo. Medyo sasadyain mo talaga siya. Hindi siya along the way na ano. So parang paloob siya yung aparin na bayan. Nandun talaga sa ano, sa tuktok ng Luzon. So picture lang talaga ang gagawin natin dito. Nakapunta na kami sa apari. Nakatambay na sa plaza. Check mo yung vlog. No, yung vlog na last year. Nag food trip kami sa bayan ng apari. So ngayon, picture lang. At kailangan ng ano, dumiretso ng baler.
namin alas 12 sa Baler. Ay, dahil sa madami nga talagang mabiyahe ngayon. Ang kansada eh, ano? Loaded. Puno ng sasakyan. So, after sa dagat at bundok, ito naman tayo ngayon. Dito naman tayo tatambay. Open field. Rice field. Ang rice field ng Cagayan. So patugigaraw na tayo. Wow, social. So malakas hangin kaya sa loob muna kami magluluto. Kainan na. Kirino ata to Rojas, hindi ko na never stop, forget it if I want it, gotta make to myself a promise.